kusina ngayon gagawa tayo ng no-bake bibingkang malagkit. Kung paano ko yan nagawa, panoorin ang buong video na pwede mo ring ipang negosyo. So ngayon mga kakusina, meron lang tayo dito half kilo of malagkit na bigas. Ayan, hindi pa siya luto. Huhugasan ko muna to, tapos isasaing lang natin to para nung pagsasaing lang din natin ng mga regular rice. So tara, hugasan muna natin. Ayan mga kakusina, nahugasan ko ng maigi yung ating malagkit na bigas. So lulutuin lang natin to. Ayan, so lulutuin lang to as regular rice. Ayan, kung paano kayo magsaing, ganun lang din yung pagluto ng malagkit na bigas. So, balikan na lang natin yan mga kakusina once na naluto na to. So, ayan, pag naluto na yung sinaing mga kakusina, sinet aside ko lang para mag-cool down. Tapos, tanggalin nyo lang siya sa kaldero. Ayan, ganyan lang. Ayan. In a separate pan mga kakusina, meron lang tayo ditong 2 cups of pure gata. Tapos, mag-add lang tayo ng 1 cup of white sugar. Ayan, so ilagay lang natin dito and then i-mix natin. Ayan. Tapos, buksan na natin yung apoy in low-medium heat. Ayan, hanggang sa ma-dissolve yung ating sugar. Ayan. So, yung pinanghalo ko is yung pinangtanggal ko lang din ng kanin. Yan mga kakusina, pag nakita nyo na ganyan na yung itsura ng ating gata at sugar, ilalagay na natin dito yung malagkit na kanin. Yan, so ilagay na natin mga kakusina. Yan. Tapos hintayin nyo lang na ma-absorb nung kaning malagkit yung gata. Yan, sarap. Pwede nyo itong gawin sa mga handaan, pwede rin sa pang negosyo. Yan, so ilagay lang natin dito lahat mga kakusina. Yan, so once na ilagay nyo na dyan, continue nyo lang yung paghalo. Hanggang sa masipsip na nung malagkit rice yung gata. Yan. So, bali mga kakusina, kaya ko to ginawa kasi namimiss ko na kumain ito. Kasi dun sa office namin, pag lunch time na namin, bababa lang ako. May nabibilahan na kami nito. Per slice, yung manipis lang yun as in, ano lang siya, 15 pesos. Pero sobrang mabenta. Kaya sabi ko, gawin ko na lang tong recipe tapos i-share ko sa inyo para pwede rin kayong kumita. At the same time, nakain ko yung namimiss kong pagkain. Yan. So, hintayin lang natin to ma-dissolve yung, ano, yung gata. Hayaan lang natin siyang masipsip ng malagkit rice. Yan, oh. Sarap. By the way, mga kakusina, happy 100,000 subscribers! Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan mga kakusina, since naka 100,000 subscribers na tayo, gusto ko kasi itong gawin talaga. So, parang na-achieve ko yon. So, gusto ko rin makakain nung pagkain na namimiss ko. Alam nyo yon, yung parang hinahanap-hanap mo. Kaya, sobrang thank you talaga sa inyong lahat mga kakusina. Yeah, so, sana patuloy pa po kayong manood ng ating mga videos. Yan. Tapos, yung silver play button, syempre, isishare ko rin sa inyo once na dumating na yun. Yan. So, unti-unti mga kakusina, pwede na to. Yan o, pagka hindi na nakikita yung gata, yung parang wala na siya dyan. Grabe, ang sarap na ito mga kakusina. Ito yung isa sa pinaka-favorite kong kakanin. Yan. So, mix nyo lang maigi. Yan. Yan o. Tapos after nito, isalin lang natin to sa isang lagayan. Pero kung gagawin nyo itong pang negosyo, pwede naman yung sa isang malaking bilao, tapos ikakat-kat nyo lang siya para isisell nyo siya for 10 to 15 pesos per slice. Yan. Siguradong hindi mag-aalin lang ang bumili yung mga customer ninyo kasi nga, sobrang sarap ng recipe nito. Diba? Tapos no bake pa. Yan o. Yan. So, okay na to mga kakusina. Ilalagay ko lang sa
separate na lagayan. Tapos gawin naman natin yung sa ibabaw niya. So ayan mga kakusina, meron lang ako dito dahon ng saging. Ipinadaan ko lang siya sa ating kalan para lumabas yung amoy. Para daw hindi siya yung mabilis mapunit. Yun yung sabi sa akin nila papa. So isalin natin lahat ng mga malagkit dyan. Tapos kumuha lang kayo ng spatula. Tapos i-grease nyo lang sa oil para hindi manikit. Kasi ipa-flatten pa natin yan. So ayan, nag-grease lang ako ng spatula na may, ng mantika. Ayan o, para hindi manikit yung ating kanin. Ayan, tapos iayos nyo lang yung pagsalansan. Ano, diba? Pwedeng-pwede na talaga to sa mga okasyon. So mga kakusina, please follow my Facebook page and Instagram, Kusina ni Angel. Ayan. So flatten nyo lang. Tapos gawin naman natin mga kakusina yung ilalagay natin sa ibabaw niya. So ayan mga kakusina, gawin naman natin yung toppings ng ating bibingkang malagkit. So lalagay naman tayo ng 1 and 1 half cup ng pure gata. Ayan. Tapos mag-add din tayo ng 1 and 1 half cup ng dark brown sugar. Pero bago natin yung i-add, kailangan muna natin tong pakuluin. Ayan. So continue searing lang. Parang yung kanina lang na ginawa natin dun sa malagkit mixture. And so, pag nakita ninyo na ganyan na yung ating pure gata, pwede na tayong mag-add ng 1 and 1 half cup dark brown sugar. Yan. So, ilagay lang natin dito. Tapos, i-mix nyo lang ng maigi. Hanggang sa ma-dissolve din yung sugar. Once na na-dissolve na natin mga kakusina yung sugar, makikita ninyo na magiging medyo makapal yung consistency nito. Yan. So, sobrang excited na ako dito mga kakusina. So, nakikita nyo na doon yung malagkit rice na niluto natin kanina. Lumalamig na yan. So, iniintay na lang niya yung kanyang kapartner. Lutuin ko lang ito mga kakusina. Tapos, papakita ko na sa inyo kung ano yung consistency na kailangan natin. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! So ayan mga kakusina, once na nakita nyo na nag-double na or kumapal na yung consistency ng ating gata at sugar, pwede nyo nang patayin yung apoy sa inyong kalan. Tapos, direct na natin tong isasalin doon sa malagkit rice. Yan. So, isalin na natin to mga kakusina. Yan. So, isalin na natin mga kakusina. Yan. Tapos, ikalat nyo lang yung syrup. Gamit yung spatula na ginamit nyo kanina. Yung may oil. Dahan-dahan lang mga kakusina. Ayan mga kakusina, naisalin ko na yung syrup na ginawa natin para sa ibabaw niya. Tapos, iset aside nyo lang siya ng ilang minuto para maging thick yung nasa ibabaw. Kasi mas kakapal pa yan eh, mas kakapal pa yung consistency. So ayan, so once na kumapal na yung consistency niya sa ibabaw, pwede nyo na yung i-enjoy. So hatiin na natin. Yan oh. Hatiin nyo lang kung ano yung gusto nyong kapal. Kung gaano karami yung gusto nyong kainin. Yan. So, ako hatiin ko lang siya ng pa-square. Yan o. Tapos, kukuha tayo ng isa para kainin natin. So, ito na mga kakusina. Enjoy! Mmm! Sobrang creamy pero hindi siya ganun ka-sweet. Bagay na bagay lang dun sa ating malagkit rice. So, may natira pa ako dito mga kakusina. Paano nyo pa siyang i-dip dyan? Ayan o. Tapos ilagay nyo lang dito. So, tikim ulit tayo. Ang sarap. Ayan mga kakusina o. Enjoy mga kakusina! Don't forget to like, share, and subscribe!